Esports. Let us watch Ego versus Omega. Maring Beam, eto, how do you see this Rafaela fit onto the early game? Para sa early game, medyo mas tahimik. Alam mo, Shin, mas tahimik. Sa tingin ko, etong may Rafaela side. Kasi, knowing na ang Rafaela mas magiging, mas magiging may pakinabang pagkapasok ng level 4 eh. Yun yung parang pinaka-idea mo, just to make sure to play safe and mas mabilis yung rotation nyo. Eh, no, tulad niya, nanggugulo lang, pero hindi naman talaga papalagyan. Mukha napapalalim na naman. Tapos yung Fly Solo, nagsosolo Flicker out, and Flicker in naman. Eto si Miko with an ejector, pinabalik. Ang nawawala dito, most likely, we're gonna see Fly Solo going down in the hands of Kiel VJ. That's the first blood, parang Shin. Gusto niya pang i-sidestep eh, yung Thorn Rose, pero pag sidestep niya, abot siya dun sa auto-attack niya. Siyempre ng Lancelot natin, Kel BJ. At yun yung nakaka pang alala sa Rafaela, parang ginawa niyang Matilda. Dapat sumabagal. Sumidestep eh. I mean, lumalim ng gano'n ang hinabol mo, Lancelot. Talagang susugutin ka. Tapos nasa may mid lane si Lina. Talino nga ni Eto Max, talagang hinawakan niya lang yung arrow eh, bago pa mag-flicker yung Rafaela. So, kaso lang hindi naisip yung arrow kasi naagip na ng Johit ng ejector yung Rafaela. And now, another one para sa side dito ng Omega. Napitas naman ang kanilang si Invoker or that Benedetta. Medyo hindi magandang simula dito ng Echo. Yun nga. Again, I'm really surprised. Feeling ko dapat pag Rafaela, body-body system yan. Laging may kasama. Tapos with this kind of nice sidestep ni Fly Solo. Nakatingin talaga para dun sa arrow. Pero kahit hindi ka nga kahit hindi ka tamaan kung yung sidestep mo, may humahabol pa rin na Johan. Parang mamimili lang siya, no? Talaga. Pag tinamaan, hinto ka, pwede kang eject or patay ka na rin talaga rekta doon. Wala ka talagang ligtas. Or lapit ka, at least hindi mo nabibigyan ng pogi points yung Selena, di tumatama yung arrow. Pero hirap nung ginagawa nung Rafaela eh. Di ko alam paano sumuot. Tapos ngayon yung playstyle ngayon, I don't also see how it sticks well on the side here ng team Echo. Kailangan may kasama, doon talaga nagsasign sa akin yung Rafaela. Oh, yun, para ma-utilize talaga yung yung skill niya talaga, yung mismong kit na Omega Esports. Alam na Echo, wala silang karapatan lumaban as of now against Omega. Doon sa Turtle Take, babawiin na lang nila para sa gold bars. Binadali nila dito si no. Sabi habang wala pa nakatingin, madali na natin mga gold bars. Miko driving in where they slow, another arrow will connect. Nako, patay na naman si Fly Solo, mong clicks. Pero na naman. Eto, Max will be able to walk away, ladies and gentlemen. Ewan ko kung padigi na yung Rafaela natin. Pero here comes Kel BJ. Of course, hawak na pa rin naman yung kanyang Phantom execution. Kel BJ trying to buy time as his teammates tries to push forward. Nakatingin ngayon yung Echo dun sa may bandang taas. Kel BJ is still waiting for the chance to go pop. And of course, wala na nga ultimate dito yung Kagura. Maybe he wants to go in and force Echo to go back slightly. At least walang namatay si Echo. Ang ganda ng dance na ginawa nila under Turret. Tama ka dyan, talaga sakto lang. Now, Renzo diving in with his signature hero. That is the Yuzong. Aatras muna ulit the rest ng Echo Esports dito. Still 0-4 para sa side dito ng Omega Esports. Man, 0-4 ha? And majority of that tatlo sa Rafaela pa yun. Invoker was a kill and they don't want to actually be given. And of course, alam natin na yung Yuzong pag nagkaroon ng magandang momentum in his own side lane, ang hirap na rin i-duel yan ng 1v1. Not to mention yung response power niya pa. Now, eto, hindi na ito kayo Fly Solo. They are now eating up Oisner. Makakompleto ba ng kill? Tingnan mo, men, yung gold na napunta kay Oisner. Talaga yung energy shield sulit. Nakuha niya mismo, no? Parang isang guhit na lang bago mawala yung mismong gold plating. Lupit dito sa Juicy Legends, ha? Yung co-caster ko. Iba-iba ng bosses. And with that, on to the top lane. Ganun din naman ang gagawin vice versa. Nag-Echo Esports, pero sumama pa ng konting bag-texus dahil sa Ito Mac din ay mamamatay. Pero may pag-flank from behind, ha? Andito na ang Magnebro, Kel BJ together with Keller or si Miko mismo. Maispatan nila dito si Fly Solo. Pero Fly Solo, look at that ejector. Ang sama ko, poor Ludi committed in a bad situation. 3v1 and that Rafaela would fall down as well. So parang bonus kill na lang si Fly Solo doon after the bonus kill na ginawa din kay Invo, kay Aaron Cutie. After the sacrifice ni Eto Max, the lead of Omega is brutal. Not on the kill, guys, but on the gold. 2,000 kaga. They also positioned themselves really well and surely will be taking itong turtle.
At dahil nga doon, talagang kalkulado rin kasi yung mga pagpasok nila dito. Truly, nakakapag-rank up sila with the power of Juicy Lemon. Matik mag-win streak ka pag nakainom ka dyan. Pero after capitalizing from the top lane, that skirmish, pupunta naman yung mga miyembro ng Omega dito sa may bottom lane. And they move steady. Dito si Invoker. Kaya nang sandpoint siguro ni Kelra dito. Si Baring Invoker. Invoker! Elapse daytime! Pero not gonna be enough. Susubok pa nga siya kumalik to final blow. Pero wala siya nagawang final run mula dito sa abot na ginawa ng Omega Esports. Dito na sabihin ng baba. Critical ang Bodyfly solo. Pumansin muna kay RNQT. Yun ang focus nila Baring Oisner at Miko. Chai is under the Black Dragon form. He wants to go for the Dragon Tail. Pero not gonna go for it under the chariot. And I think happy na doon na nakagangster na lamang Omega. Talaga ngayon na ginagangster lang nilang malala. Pero eto Fly solo, talagang standing tall. Kahit siya lang mag-isa, very delicate sa rin yung buhay niya. Kasi dalawa ang nanggagangster sa kanya sa may bottom. Pero sabi niya, may tower pa rin. Tower hug lang naman yung gagawin niya. Mas priority nila ipabihan si Iron Cutie kasi si Fly solo, ang dami ng deaths sa totoo lang. Tapos para pwede nilang i-follow up kill si Fly solo dito. Anong nangyayari ngayon sa side ng Echo? Remy, ladies and gentlemen, just an easy kill on the most tankiest member pa ng Echo. Meron pang natitira dito si Invo. Kaya elapsed night, actually Alecto right after the elapsed night. I think hindi pa rin makakatakas kay Kielo VJ and getting that kill against the Benedetta. Nagkasukatan kung kanina yung mas matalas na punyal. Kitang-kita eh, the moment na yes, meron kang Phantom Slash, Eye for an Eye, pero right after that, nag-Torn Pros naman ang binigay ni KLVJ. With that, hindi pa rin nagtatapos. That Arrow won't connect coming from Etomax, pero yung mga miyembro ng Echo Esports, they are marching dito sa may middle lane. Whereas onto the top lane, busy naman si Keller, nagki-clear lang ng minion waves. Whereas on the contrary, Aeron Duty, pupuruan na nga pa ng dalawa. Renshaw together with Etomax dito na bakbapakpakan na nga siya. Well, ginamit niya na kanyang semi-umbrella. Abang post pa rin si Rick kay Etomax. Etomax, yung very little mobility kaya nakasigot yung Echo dito na mabilis. Actually, hindi lang mabilis, pati malakas kasi hindi lang isa, dalawa yung nakuha dito ng Echo against Omega. Kaya naman Omega sumubok sumagot dito sa may pinakagitna. Pipigilan ito ng ating Benedetta. But Invoker, still man, El Clasico. Hindi malumi, hindi kinakaya yung quirk combo mula sa kanya. 1-5 kay Invoker, man, sa Benedetta beam. Talaga nga nang nahihirapan din siya eh. Kasi right after yung slash na meron sa Benedetta, syempre makikita kasi Kelra, perfect timing for that divine judgment na sa bunutan siya, saan ka pupunta. Pero after that, meron namang pag-pick, mas pagbalikwas dahil yung Kiko Esports nakuha nila sa kanila na contender. So go, ito na yung round 2 dahil Benedetta Fish, kinasa na nga KLVJ in bad situation, pero nasukat niya. Fly solo, agad-agad naman naman try dito, even the Beatrix or si RK3 natutukan na rin doon sa may pantang Getty and a double kill ready for it. Mas hindi pa rin nagtatapos, electrify na blow, bibitawan Invoker, pabupunta doon sa may middle lane. Aeron Cutie, binabakpan na Etomax, pero Etomax was able to connect that abyss and Atmos pressure from the Aeron Cutie. Nakakuha siya ng isa, pero Kelra would be able to take his life away. Yun na sana yung pag-asa ni Invoker na at least maka-clean up with the Benedetta. Pero siya pa rin yung nadali ni Kelra. Mga kaibigan, it was a separate fight. Kahit pa paano may sagot yung Echo against Omega. But still, it is on Omega. I also do take note that Kelra is now well fed in this running game. Isama mo na rin si KLVJ. Dalawa silang nagdadala talaga dito. Hindi siya got big damage against Echo. Let's look at not just into the gold na kasi it's 5k na yung gold. Let's look into the items. You can actually see the big gap here as the team ng Omega is building up towards their third core item. Even the support, even the Selena is very close on that Holy Crystal after the Calamity Reaper. Talaga sila yung nag-rank up with this itemization. Kaya naman sobrang kanan eh. Sobrang kampante na rin pumasok ni KLVJ. Just damage wise, it's still already plus. Kelra or ito mismo si Kaja, nakaantabay lang. Yes, magkukamit si Invoker, papasok siya. Kahit na mag-elect to final blow right after that, nakamatsag na si Kelra para mag-commit ng kanyang divine judgment. Which is talaga nagkakaroon ng one-trick delete for that. Yeah, actually, tapos sa sobrang lamang ng Omega Beam, pwedeng hawakan nga lang ni Kelra yung Divine Judgment. Hindi ka agad i-burn, hindi ka agad ipang-initiate. So, the moment na lalapit sila Invoker, yung mga cleanup crew ng Echo kung meron man, and buburay lang ni Kelra, just the auto-attack passive Ring of Punishment alone. Ang hapde, sus ko po. Talagang nakalahati agad yung buhay ni Aeron Cutie, no? Grabe yung combo lang damage na meron si Kelra. And sitting at the 307 KDA, Kuya Shin. Talagang with this, Echo Esports, they haven't have their reply as of now, considering na Omega. Ganun na nga yung momentum na na-develop nila or na-build nila. And with that, yung Lord, uncontestedly nakuha pa.
Yeah, man. Wala nang no choice ang Echo dito kundi to group up. Really just spot out any ANSI advances by Omega kung sakali man, kung magkakaroon man. Kasi it's a matter of just waiting up the Lord. So much lead for Omega Esports. The Lord is not even a luminous one. Tanong dito kung may initiate bang mangyayari kila Oyster. Sa Rotor lang pag lumaban yung Echo. I don't see any team fight that they will win para sa akin. Kahit mauna pa yung Omega dito kung masama rin din. Kinakailangan din kasi ito naman si Renny, though tanky siya, pero yung mga kanyang pagpasiwas naman ni Renzo, this is his signature hero, kakainom siya ni Baraz. No. Ironically, dahil okay. Po kinain po, pero Renny and then pa rin, not enough damage wala for that. Nakalahati lang yung buhay niya at vice versa, dahil si Invoker pa ang napikop na, pero ito na yung pagtitikpaklong na meron si KLBJ, sinukat lang. Mahirap, men, yung ano natin, yung Baraz natin, parang yung pusa mo na kumain ng butike. Yung pala yung dibutike yung nalunok, tuko. Ayun niluwak, man. Pagluwak dun sa yuzong, bumbo pa rin yung yuzong. Masalimuot. Tapos pagluwa mo sa tuko, sisiga pa. Parang ikaw pa siya yung kahalangan. Nakain mo na nga siya, pero hindi mo siya nakain. That's it is what it is for this running game. It's a matter of time. Will Omega push forward or will they go backward and buy more time and take a breather from the team? I think they will take a breather. Pero the lead is brutal, mga kaibigan. With a 11,000, 12,000 gold lead here and of course, two inhibitors pang down sa side dito ng Echo. Parang medyo malabo rin talaga for Echo Esports makabalik. Unless of course, mapapatay nila yung main damage dealer from the side of Omega Esports, which is si KLBJ. And right po ni Soulfly solo na naman ang mamamatay. Masusundan pa nga ng isa KLBJ, buhay na buhay pa rin. Hindi naman ko connect na yung mga missiles, Iron, Cutie at nahabol. Pero si Invoker, focus lang sa loon niya. Pinatay niya si KLBJ. Yeah, hindi ka talaga makakatakas sa Benedict. Kung akala mo patakas ka na, then think twice, ladies and gentlemen. And now, we will have a same situation as we have a few minutes ago. Omega pa rin yung lead dito. Talaga na shutdown nga lang si KLBJ. Pero look at someone who's still rolling in this game. It's Kelra also. Si Kelra nga tumambay hours na lang doon sa may base ng Echo down on the mid. Wala diba? Na ngang uwi-uwi for Kelra eh. Talagang gwardyado lang din ang ginagawa niya dito. Even the rest of the gang of Omega Esports, pero ito na nga, mukhang may mapipick up sila with that conceal. Ang probable force will be to be the arcade 3 na naman ang pilitan nilang itupatan. And with that, busi na lang. Merong hiling-hiling na meron dito si Fly Solo. Delikado yung buhay na minakain nila Tectonus Belt. Pero yung tukol na nga niretso ang naisbatan. That arrow would connect, pero kung invoker lang naman, still, buhay pa rin another arrow, pero ito kasi hindi siya papasok. At dito na yung mga minions, hinahatid na lang ng Omega Esports. The ultimate dance, pero kita mo naman yung arrive na dala ni Kelra dito kay Fly Solo. Nasigawan lang and of course, uwi na kaagad at forsado. Si Fly Solo, let's see here because someone will also say goodbye. It's gonna be Remy na namatay mula doon sa Ring of Order, Ring of Punishment ni Kelra dito. He goes for the pullback, better than the Divine Judgment. Pero of course, na-follow pa rin ng iba pa mga teammates ng Omega. Kita mo naman tatlo ang nawala mula dito sa Echo and of course, sumubok pa rin pumasok si paring Kelra. The first death of his game, but that might be the death of the base as well. Invoker trying to defend their own, pero Omega Esports, TP forward, brutally leads this game big against Echo, takes the series to 2-0.